Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update kay Tapales, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more Sports Talk. So nakabalik na nga po ng bansa kagabi lamang ang ating pambato na si former Unified Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales. At bagamat bigo itong maiuwi ang apat na titulo gawa ng kanyang pagkatalo sa kamay ng 4 Division World Champion Japanese Monster na Oya Inoue, ay talaga naman nga pong sinalubong pa din ito ng mga media at fans sa airport. Ito ay upang ipakita ang kanilang pagpugay sa napakatapang na performance na ipinakita ni Tapales kontra sa isa sa mga pinakamagagaling na aktibong buksingero ngayon. Bukod dyan ay ayon naman mismo sa MP Promotions President Sean Gibbons, ay ang plano daw nila ngayon para kay Tapales ay muli nila itong papalabanin sa buwan ng Mayo. Hindi po natin alam kung isang tune-up fight lang muna ang gagawin nila. Subalit pagkatapos daw ng laban nito sa Mayo, ay isang world title fight ulit ang ibibigay nila para kay Tapales. Giit ni Gibbons na sa oras umano na umakyat na si Inoue ng 126-pound featherweight division, ay agad lalaban si Tapales para sa titulo. Napakalaking bagay po nito mga idol dahil isang malaking pagkakataon ito para kay Tapales na makabalik agad sa tuktok ng boxing. Ang maganda po kasi sa ginawa ni Tapales ay kahit natalo ito via 10th round knockout ni Inoue, ay imbis na bumaba ang kanyang stocks, ay mas lalo pa itong tumaas gawa ng napakagandang performance na ipinakita niya kontra sa binansagang halimaw ng Japan. Mismong mga boxing experts sa iba't ibang panig ng mundo ay sinabing magmula daw ngayon ay aabangan na nila lagi ang mga laban ni Tapales kasi napaka-exciting daw pala nitong panoorin. Hindi katulad sa mga nakalipas na nakalaban ni Inoue katulad kay Stephen Fulton at Paul Butler na parehong bumagsak ng husto ang mga value nila dahil hindi sila nagpakita ng katapangan ng makalaban nila si Inoue. Sa kabilang banda naman mga idol ay isang magandang balita naman nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Ito po ay dahil naging matagumpay ang ating pambato na si former world champion Milan Melindo sa naging laban nito kagabi sa Cebu kontra sa dayong taga-Tanzania Africa na si Makshanja Johanna. Tinalo po ni Melindo ang kanyang katunggali via lopsided unanimous decision sa 10-rounder fight nila. Dalawang judge ang umuscore ng 98-92, habang ang pangatlong hurado naman ay umuscore ng 97-93. Dahil sa panalong ito ni Melindo, kaya naman umabante na ang kanyang record sa 40 wins with 40 knockouts at 6 na talo lamang. Habang si Johanna naman ay lumagapak sa 14 wins with 12 knockouts at 6 na talo. Samantala, bagamat nga po natikman ng former undisputed junior welterweight world champion Josh Taylor ang kanyang kauna-unahang talo sa kamay ng 2-division world champion Teofimo Lopez nitong buwan ng Hunyo lamang, ay lakas loob pong sinabi ni Taylor sa kanyang latest interview na 100% sigurado daw siya na kayang-kaya niyang patuubin si Lopez kapag nag-rematch silang dalawa. Sadyang wala lang daw kasi talaga siya sa kanyang sarili noong magtuo sila kaya siya natalo. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH.